Agad naman po, United Kingdom may bagong Prime Minister na, habang hindi bababa sa 40 individual patay sa pagtama ng 6.6 na lindol sa China. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Umakyat na sa higit 40 ang bilang ng nasawi sa magnitude 6.6 na lindol sa southwestern China. Ayon sa US Geological Survey, naitala ang sentro ng lindol sa layong 43 kilometers southeast ng Kangding City sa Sichuan Province. Higit 50 ang nasugatan habang patuloy na pinaghahanap ang nasa 16 pang naiulat na nawawala. Higit 1,000 sundalo na ang idineploy para sa search and rescue operations. Sa Hungary, 7 ang nasawi matapos bumangga ang isang tren sa isang sasakyan. Nangyari ito sa isang railroad crossing. Dead on the spot ang driver ng sasakyan at 6 nitong pasahero habang walang nasugatan sa mga pasahero ng tren. Sa investigasyon ng mga otoridad, walang electric signal at gate ang naturang railroad crossing. Sa Afghanistan, 6 ang patay kabilang ang 2 Russian embassy staff matapos ang pagpapasabog sa embahada ng Russia sa Kabul. Ayon sa otoridad, isang suicide bomber ang umatake sa tanggapan kasunod ng pag-ako ng Islamic State Group na ISIS sa malagim na paglusot. Sumabog-an nila ang bomba sa mataong lugar matapos barili ng Afghan security forces ang suspect malapit sa embahada. Wagi bilang bagong Prime Minister ng United Kingdom si Britain's Foreign Secretary Liz Truss. Si Truss ang 3 babaeng mamumuno sa bansa at 15 pinuno ng United Kingdom sa pamumuno ni Queen Elizabeth. Naganap ang botohan ilang linggo matapos i-anunsyo ni Boris Johnson ang kanyang pagbaba sa pwesto. Prioridad naman ang bagong halal na punong ministro na tugunan ang krisis sa enerhiya ng kanilang bansa. Joyce Salamatin.